Hi guys, welcome back sa ating channel guys, no? Ronald Ubod Official. So meron tayong graphic equalizer dito guys. Ang brand po ay DBX, no? Bagong bili lang po natin yan guys, no? Yung equalizer na yan, 15 band po, 15 band po every channel, no? Channel 1 and channel 2, 15, 15. So yun po, tingnan natin sa likod guys, no? Sino po sa likod guys, wala ka na makikita dito na RCA connector. Puro na siya XLR, male and female, at saka yung microphone na ano, jack, no, ang pwede nating gamitin. Walang RCA. So, yun po ang nangyari. Bumili tayo ng connector XLR to RCA, yung binili nating connector. ₱220 po, no? Saka 12 volts. So, ito po yung ano natin, guys. Ito po yung XLR natin. Ito po yung male. At ito naman po yung female. Yung kulay pula. Yan yung female. Yung kulay itim, yan yung male. So, yung ano, female, ay doon po siya isasaksak sa output ng equalizer, no? Ang at saka yung ano naman, yung female doon sa input. Tingnan po natin guys itong dulo nito. XLR yung dulo niya, sa kabilang dulo ay RCA. Since yung amplifier natin guys is wala naman siyang XLR connector, so kailangan natin ng cable na ganito. So, binili po natin ito guys, separate po sa equalizer. So, yung cable naman po ng power, yung power cord naman po ng equalizer natin is standard lang. No? Parang yung sa computer, compatible din siya. So, ito po yung speaker natin guys. Sa left channel, yan. Yung isa naman po, yung pinatungan amplifier ay sa right channel natin ng amplifier. So, mayroon tayong amplifier dito, guys. Sakura, no? Original po yan, guys, no? Sakura na AV3022. So, yung Sakura na yan, mayroon na siyang switch, no? Push button switch para sa equalizer. Tingnan natin sa likod, guys. So, ito po yung likod ng Sakura. So, mayroon na ditong saksakan para sa equalizer, no? In and out, no? So, mamaya isaksak natin yun, i-install natin yung equalizer dito para mapaganda na yung tunog. So, yun po, lagyan natin ng styrofoam para mayroon siyang space, no? Hindi nakalapat yung equalizer natin sa amplifier. Ipatong na natin ng ganyan. Yan. Safe naman siya guys, no? So yan, magkoconnect na po tayo guys. Yung female na XLR, ikoconnect po natin siya sa output. Medyo mahigpit eh. Bago pa kasi. Yan po, output. Tapos yung isang connector naman doon sa kabilang channel. Ito sa channel 2 ito eh. Ito naman, doon natin i-connect sa channel 1. So kung napansin nyo guys, yung channel 1 natin na mga pinangsaksak natin is may nakabalot na meron nakabalot na electrical tape. Yan po yung tanda natin na para sa channel 1 yan. Yung karugtong naman yan sa RCA ay kulay puti. So yung channel 1 nilagay natin sa kulay puti since nasa left side yung channel 1. Nasa right side yung kulay pula. Yan po. Yung output doon, ilagay po natin sa input ng amplifier. Ulitin ko guys, yung output sa equalizer, isasaksak natin sa input ng amplifier. No? Yan po. So, next natin i-connect yung input ng equalizer. So, yung ano,
male na XLR ang gagamitin natin. So, i-coconnect natin siya sa input ng equalizer. Tandaan nyo guys, no? Nasa input natin i-coconnect ito. Input. Okay? Yan yung sa right channel, sa channel 2, at ito naman sa left channel, sa channel 1. No? So, hindi tayo nagkakamali dyan guys kasi may tanda tayo. Yung kulay puti na RCA ay ang ka-connection niya doon sa XLR ay nilagyan po natin ng electrical tape na kulay itim. Ayan o, may electrical tape doon. Yun. Ako lang naglagay niyan guys. So, hindi tayo nagkakamali dyan. Nasa channel 1 ang kulay puti na RCA. It means, nasa left channel siya. So, yun po. So, yung input doon sa equalizer, dito natin ilalagay sa output ng amplifier. Magkaka-opposite yan sila guys, na? So, ganyan po ang setup. So, yun. Next natin i-connect yung power cord. Of course, paano magkakaroon ng kuryente kung wala tayong ilalagay na power cord? So, since yung amplifier natin is meron namang saksakan dito, meron namang free outlet yung amplifier, dito na lang natin siya isasaksak sa outlet ng amplifier. Yun, kakonek na. So, pwede na tayong mag-testing guys, no? So, yun po yung setup natin. Tapos na po na i-connect lahat, no? So, yun po. Pwede na tayong mag-testing yan. Saksak na natin si power. So, yun po guys. Makikita nyo yung ilaw ng equalizer is diretso, no? Nakadiretso siya. It means, naka-standby yan. Yun, pag-i-on natin yung amplifier, nawala yung ilaw. So, siguraduhin nyo, naka-on yung equalizer na switch, no? So, yun, titesting na tayo, guys. Yun. Ito yung sa left channel, sa channel 1. Doon naman sa kabila yung sa channel 2, sa right channel. Ang ganda ng tunog guys, promise. So, yung mga gusto pong gumanda yung tunog ng inyong amplifier, bilhan lang po niya ng equalizer guys, no? So, take note guys, no? Iba-ibang amplifier, iba-iba yung style ng pag-connect ng ng equalizer. Yung iba mayroong switch, yung iba wala, naka-jumper lang. So yun po, no? Sana nagustuhan niyo po ang ating quick tutorial ngayon sa pag-connect ng equalizer. So magpapaalam na po tayo sa inyong lahat, guys. No, so have a nice day sa ating lahat. Bye-bye sa inyong lahat, guys. Bye-bye. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering.